Hi! Kamusta na po kayong lahat dyan at welcome po sa Usapang Tito Manny. Ngayon ang pag-usapan po natin ay itong propaganda ng mga dilawan at mga pinklawan. Hindi ko alam kung inggit na inggit kay President Bongbong Marcos at hindi sila makamove on para bang lagi nilang iniisip eh, sana kung si Lenny ang nandyan. Para bang kung si Lenny nila ang nanalo, dapat si Lenny ang nandyan. Dinaya tayo. Ito ngayon, birthday na mismo ng ating Pangulo, pero ginagawan pa rin nila ng intriga. Ito ang sabi ng mga pinklawan. Inuuna pa ng ating Pangulo ang mag-party kaysa tugunan ang pangangailangan ng ating bansa. Wow! Para bang andun kayo mismo sa tabi ni President Bongbong at nakikita nyo ang kanyang bawat galaw. Alam nyo mga pinklawan-dilawan, nagmumukha na kayong katawa-tawa. Pathetic na kayo, nakakaawa na kayo. Talagang pangangatawanan nyo ang pagiging bitter for the next 6 years. And another 6 years. Dahil siguradong-sigurado naman ako na si VP Sara ang susunod na presidente after ni President Bongbong Marcos. Hanggang pangarap na lang kayo. Ang nanay nyo will never be president. Tanggapin nyo na yun. Kesa gantong masyado kayong nagmumukhang kawawa sa akalabas nyo ng pagkabitter ninyo, sasabihin nyong inuuna pa ng ating Pangulo ang mag-party kesa tugunan ang pangangailangan ng ating bansa. Palibhasa, inggit-pikit kayo kaya hindi nyo nakikita kahit na may mga nagagawa na si President Bongbong para sa inyo, wala pa rin dahil ang hinahanap nyo ay yung kanyang mga kamalian. Naghihintay kayo nang siya ay madapa at siya ay magkamali sa kanyang mga ginagawa. For your information, ano po ba ang ginawa ni President Bongbong nung mismong araw ng kanyang kaarawan? Pagkagising po niya, ang unang ganap ay binati siya ng kanyang mga PSG. Ano bang tawag nun? Parang manyanita? Pagkatapos po nun, nakipagpulong ang ating presidente sa kanyang gabinete. Noong mismong kaarawan niya. Kung tutuusin, pwede naman maging birthday holiday. Pero siyempre sa presidente, walang holiday. Oras ang trabaho eh. So nakipagpulong siya sa kanyang gabinete. Pagkatapos noon, siya po ay nakiisa sa isang tree and bamboo planting diyan sa May San Mateo, Rizal. Ito po ay para tugunan ang pangangailangan, pangkalikasan at reforestation. And then nagtungo po si PBBM sa White Cross Orphanage para makita ang kalagayan at kumustahin na rin ang mga bata at bigyan ng pag-asa para magkaroon sila ng isang maliwanag na bukas. Also, that day, nilagdaan niya ang Executive Order for the Memorandum on Amortization and Interest Payment of Agrarian Reform Beneficiaries so that the farmers can focus on productivity. Lahat po yan na isiksik niya sa isang araw, sa mismong birthday niya. Pero nakita niyo ba yan, mga pinklawan kayo? Hindi. Sa sobrang pait ng inyong mga kalooban, yun ang nakikita niyo, yung party lang ng party. Eh, birthday mismo ng presidente yun eh. At nag-party siya nang matapos na lahat ng kanyang duties for the day. Kung yung mga relatives nga niya, nag-celebrate sila ng birthday, ito pa kayang birthday mismo niya? Nagkataon naman kasi right after niyang maupo bilang presidente, nagkasunod-sunod ang birthday ng kanyang mga kamag-anak. Unang-una, noong July 2, birthday ng mama niya, birthday ng the Imelda Marcos. Hindi po basta-bastang babae ang nag-birthday. August 21, nag-birthday naman ng ating First Lady na si Lisa Marcos. And then, September 11, birthday naman ni Apo Lacay. September 13, birthday mismo ng ating Pangulo. At ang alam ko, September 16, birthday naman ng kanyang kapatid na si Irene. Tayo rin naman ganun, di ba? Kung may mga kapatid tayo, may magulang tayo, we celebrate yung kanilang mga kaarawan. So, anong kaibahan ito? Basta ang importante, tapos ang trabaho niya at ginagampanan niya ang kanyang mga duties as the president.
kayo naman kasi mga pinklawan-dilawan. Well, understandable, wala naman kasi talaga kayong gagawin kundi ang silipin ang lahat ng mga sa tingin ninyo ay mga mali ng ating presidente. Bakit hindi na lang kayo mag-focus sa nanay ninyo, pagandahin nyo yung kanyang imahe at para kung meron siyang balak tumakbo ulit sa 2028, eh medyo tumaas-taas naman yung kanyang popularidad. At gumanda-ganda naman ang kanyang imahe. Doon kayo mag-focus. Dahil kung kay President Bongbong kayo mag-focus, walang magyayari. Papait lang ng papait ang buhay ninyo. Buti na lang ang ating presidente ay tahimik na ginagampanan ang kanyang tungkulin. Bah, hindi biro yung kabi-kabila ang gumagawa ng paraan para pabagsakin ka. Kabi-kabila ang naghahanap ng ipupukol at isisisi sa ating presidente. Bukod kasi dito sa mga pinklawan at dito sa mga dilawan na to, napapansin ko lang po, sana po mali naman ako, pero parang nakikita ko kasi, may mga taong nagbigay ng suporta kay President Bongbong na ngayon ay parang nagpapakita ng disgusto dahil lamang hindi nila narinig ang gusto nilang marinig kay President Bongbong Marcos. Hindi po ba nakakalungkot yun? I am not one to judge. Nalulungkot lang po ako kasi may mga nakikita ako na parang masyadong itinataas si VP Sara. Ano to? Gagawa ba tayo ng intriga between Bongbong Marcos and Inday Sara? Huwag naman po sana. Hayaan na lang natin itong mga pinklawan-dilawan ang manggalaiti sa galit. Every time na may makikita silang ginagawa ng presidente para sa ating bansa, syempre itong mga pinklawan-dilawan na ito, maghahanap at maghahanap ng mali sa bawat kilos ng ating presidente. Para may masabi sila na nagkamali tayo mga bumoto kay Bongbong. Akala naman nila nagsisisi tayo at binoto natin at sinuportahan si Bongbong Marcos. Diyan po kayo nagkakamali kahit na ano pang gawin ninyo kung noon niyang panahon ng kampanya. Hindi nyo na bago ang aming mga isipan kahit na ano pang pinagngangak-ngak nyo dyan, kahit na sinira-siraan nyo na ng gusto si Bongbong Marcos. Kokonti lang naman ang naniwala sa inyo eh. Apakalayo ng agwat ng panalo ni Bongbong Marcos kesa dun sa nanay ninyo. So yun na lang, doon na lang kayo mag-focus, pagandahin nyo yung kanyang image. At para tumaas naman yung kanyang rating sa susunod na eleksyon, yan ay kung makakabalik pa siya ulit. At sana, hiling ko sa ating mga BBM supporters, lahat po tayo we rally behind our president. Kasi nakikita ko, may mga BBM vloggers and supporters na sila-sila nag-aaway-aaway. Huwag po, dahil yan ang hinihintay ng mga pinklawan para may maibato sila sa atin. Para masabi nila na hindi na nagkakaisa ang mga BBM supporters. Tama po yan. Meron po tayong kanyang-kanyang opinion. Pero sana huwag umabot sa part na parang kayo-kayo ay naglalaglagan. Kayo-kayo ay nag-aaway-aaway. Basta ako, 100% support ako kay President Bongbong Marcos. Kayo po, hanggang saan ang suporta ninyo sa ating presidente si Bongbong Marcos? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace!